Ian Aralpa. Shane, gupitin mo na yan. Ikaw, Casey, ano ba? Sulatan mo na yan. Joshua, dikitan mo na yan, ha? Ikaw, Leslie, kulayan mo na yan. Bayat, bilisan niyo naman kumilos. Grabe ka na. Pansin ko kayo nakapautos ng utos, ha? Wala ka namang ginagawa. Tama, tumulong ka kaya dito. Ganun talaga. Diba ako yung group leader? Kaya ako yung masusunod. Diyan ka nagkakamali, Jacob. Ang totoong leader, nagli-lead by example. Imbis na nag-uutos ka lang dyan, dapat ikaw yung gumawa tapos susundan namin yung ginagawa mo. Ganun ba? Hindi ko kasi alam eh. Kala ko pag leader ka, ikaw yung susundin. Mali yun! Gusto mo bang matulad dun sa isa nating classmate na humingi ng tulong kay Brother Bear at Teacher Jack? Sorry classmates ha. Akala ko kasi pag leader ka, ikaw yung sinusunod eh. Good morning! Yun o. Welcome sa Payong Kabred. It's Sunday again. It's fun time dahil matututo na naman tayo dahil bibigyan natin ng advice ang may problema ngayon, Teacher Jack. And syempre, every week mga kasambahay, mga klase, alam kong excited kayo dahil every week meron tayong bagong kwento at meron din tayong classmate na ating matutulungan, Brother Bear. Yes, that's right. Kaya nasimulan na natin ang pagbabasa ng isang letter mula sa ating listener dito sa Payong Kabred. And here it goes. Ako po si Aliana, grade 8. Magmula po noong elementary hanggang ngayon ay napaka-active ko po sa mga class activities at school works. Dahil sa pagiging active ko po at masigla sa klase, lagi po akong na-assign bilang group leader. Hindi naman po sa pagmamayabang pero every election po ng class officers, hindi maaaring wala ang pangalan ko sa listahan ng mga nominated bilang class president. Katunayan nga po, ngayon ako ang presidente ng aming klase. Ako po ang laging nagpaplano at nag-uutos sa kanila ng mga dapat nilang gawin, mapag-group o class activity man. Ako po ang laging nasusunod sa pagdidesisyon. Ginagawa ko po ang alam kong tama na hindi po nakikinig sa mga suggestion ng iba. Meron po kaming gagawing class presentation noon na ipe-perform namin sa Foundation Day ng school. Sabi ng advisor namin, pag naging maayos ang aming performance, yun na ang magiging project ng buong klase sa 4th grading period. Masaya po ang buong klase at excited na nang malaman niyon. Dating gawin, ako po ulit ang nagplano at ako rin ang nagdesisyon. Nang mailatag ko na po sa kanila ang dapat nilang gawin, umalis ako sandali at nagbili na pagbalik ko dapat tapos na nila yon. Kaso Brother Bear, nang bumalik po ako ng school, hindi ko na po sila naabutan at hindi rin nila ginawa ang inutos ko. Kinabukasan po pagpasok sa school, hindi na po ako pinapansin ng mga kaklase ko. Sinubukan ko pong magsalita sa harapan nila para kausapin sila pero ramdam ko po na ayaw nila akong pakinggan. Tinanong ko po ang vice president ng klase kung bakit ganoon ang pakikitungo nila sa akin. Ang sagot niya, masyado daw po akong nagiging bossy. Gusto ko pong maiyak nang marinig yun. Hindi ko po akalain na ganoon na ang naging ugali ko. Akala ko po kasi yon ang tama. Hindi ko po magawang magsabi sa class advisor namin tungkol sa problema ng mga kaklase ko sa akin dahil natatakot ako na mapagalitan. Ano po ba ang dapat kong gawin para bumalik po ang sigla at tiwala ng mga kaklase ko sa akin at para na rin po matuloy ang aming presentation? Hindi ko po alam na gagawin ko. Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Salamat po. At yan ang letter mula kay Aliana at nandito si Teacher Jack para magbigay ng advice. Teacher Jack. Oh, yung problema ni Aliana ay yung about dun sa leadership style na ginagamit niya. Kasi unang-una, ang hinihingi niya respeto eh. Ang problema niya, may instances dito o may isang instansya dito na nagbigay siya ng instruction, nagbigay siya ng kanyang command, and after that, umalis siya. Pagbalik niya, eh hindi siya sinunod ng kanyang mga kaklase. Alam mo, Aliana, sana nakikinig ka ngayon na hindi kasi hinihingi ang respeto. You gain respect. At para mag-gain mo yun, hindi overnight yun eh. Dapat mapakita mo sa kanila na you lead by example. And aside from that,
alam mo, Aliana, bilang isang leader, dapat mas maganda rin na pag-aralan mo kung paano dapat nakikipag-usap sa mga klase mo. Diba? Eh baka naman mamaya, ikaw pautos ka. Alam mo, hindi ka bawasan sa isang leader na marunong kang makiusap. At napakapangit sa ginawa niya, Teacher Jack, mm-hmm. yung hindi siya tumatanggap ng suggestion. Exactly. Sabi niya, hindi siya tumatanggap ng suggestion. Aminado naman siya eh. So, napakalaking pagkakamali na hindi ka tumatanggap mm-hmm. ng suggestions mula sa klase, mula sa mga nakikinig sa'yo, diba? At isa pa, sabihin mo rin sa teacher mo, kasi sabi niya kanina sa letter, hindi niya alam kung paano siya sabihin nun sa kanya kasi advisor. Kasi ayaw niya, mapagalitan siya ng teacher niya. Mm-hmm. Eh ano naman kung mapagalitan ka, basta ba, yung teacher mo, matutulungan ka, hindi exactly. mo sosoloin kasi kahit na presidente ka ng klase, you need help pa rin. Hindi ka bawasan kung tatanggapin mo rin yung suggestion ng mga klase mo. Mas okay na kasi yung marami kayo nag-iisip, maraming utak na gumagana para sa ikagaganda ng isang proyekto. Unang-una, hindi mo lang naman ito project, ito ay class project at ito ay group grade ang ibibigay sa inyo. At remember, ito ay teamwork. Yes, diba? Nalagi exactly. ka dyan bilang presidente, manguna ka sa, na kasama ka pa rin sa team. Kaya maganda at alisin mo yung pagiging sobrang bossy mo dahil ayaw ng mga pinangunahan mo yun. Okay. Maraming salamat, Teacher Jack. Sa mga may gustong mag-share ng kanilang problema, estudyante ka ba na may problema sa buhay na gustong ihingi ng advice, dito po sa Payong Kabred, mag-email lang sa classroom@untvweb.com. Magkita-kita tayo muli next week, God willing. My name is Brother Bear. And I am Teacher Jack. At ito ang Payong Kabred. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Awit 133:1. Masdan ninyo ng pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Classroom, sige lang aral pa.